sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Nananawagan ang tanggapan ho ng DILG, ito hong Department of Interior and Local Government, di ba? Nabigyan daw ho ng hazard pay yung mga empleyado ng barangay, di ba? Dahil ngayon hong may pandemya. Alam nyo, marami ho kaming nakausap na mga barangay official, particular ho dyan sa barangay San Luis Antipolo. Yung hazard pay, hindi ko lang alam kung binigay na ho ni Kapitan, di ba? Napakarami niyan, hindi lang ho sa barangay San Luis kung iikutin mo. Dahil sa totoo lang, malaki. Sabi nga, malaki nga naman ang hinahawakang responsibilidad, di ba, ng mga taga-barangay. Dahil trabaho ng kapitan at ibang official mga kaibigan ng barangay, yung pagiging first line of defense ng gobyerno. Bakit ka mo? Di ba? Kapag ka ikaw ho, barangay captain ka, aba hindi ho biro. Bakit ka mo? Sabi nga, dapat 24/7 kang nakikita ni Juan de la Cruz dun sa barangay. Depende kay kapitan yan. Bakit ka mo? Kaya ito lang ang government official, hindi yung sinasabing 8 to 5 ang pasok. Diba? Dahil inaasahan ho yan nung kanya mga constituent na 24 oras. Yun naman ho, kwentuhan lang ho yung 24 oras. Ano, hindi na ho matutulog si kapitan? Sige nga ho. Katingin nyo ba, isang barangay lang ho inuuwian niya? Isang bahay lang ba ho? Ang tinutulugan ho ni Kapitan? Abe, marami ho yan. Hindi nga lang ho lahat kasi may mga tatamad-tamad ho dyan. Di ba? Ang gagawin lang ho ng botante, huwag ho nilang iboto. Alabawa, dyan sa barangay San Jose, sa Antipolo. Di ba? Yung barangay captain, medyo, sabi nga ho, may mga karamdaman, kailangan ho ng pahinga. Ngayon, ang umaaktong chairman si Pina Garcia. Correct, sino ho si Pina Garcia? Kapatid siya ni Barangay Captain Ito Garcia. Ngayon, yung problema dyan, Garrick, sa Barangay Sampalukan, Sityo Tagbak, tsaka dyan sa Pulang Panyo, Barangay San Jose, wala naman yung in-expose mo. Hindi nga ho pinakinggan . Tama. Paano hong pakikinggan? Kung bingi, di ba? Sabi nga ho, tamad ho yung nakaupo. Abay, mantaki mo. Apat na kwari ang nasasakupan ng barangay San Jose, meron ho diyang ipinopondo. Kumbaga, ang sponsor ho ng SDMP, yun ho yung Social Development Management Program. Sa madalit salita, bawat kwari nagpopondo sa SDMP, ipinopondo ho yun sa barangay proyekto. Hindi ho ilalagay ho sa bulsa na kung sino man ho, sabi nga ho sino ba ho nagbubulsa? Adyan ho sa barangay San Jose. Diba? Tapos, hindi ho yung kukuha ka ho ng business, ipapangalan mo ho dun sa katulong mo, sa driver mo, lahat ng supply, sa barangay papasok, sa inyo pa rin. Kawawa naman yung inyong kababayan dyan sa barangay San Jose. Halimbawa, kagaya ho niyan si Mex, di ba? Yung planta ho ng simento. Bagamat kahit na anong gawin mong pagtalakay dyan, isa lang sasabihin niya, may permit. Tapos nakwentuhan. Pero kung paano ho, sabi nga, inuubos ho yung kabundukan at yung ibinubuga hong usok, questionable dun sa ilang residente. Pero nakaposas ho sila. Wala ho silang magawa dahil nga ho sa SDMP na yan na hindi ho alam ng kabarangay ho nila meron pala hong pondo. Sobrang laki. Diyan ho sa barangay San Jose. Diyan ho sa barangay San Luis. Apat na quarry. Diba? Yung Cemex. Nung araw pag-aari to ni Jambi Madrigal, kung di ako nagkakamali, itong solid cement. Diba? Pinarating lang ho sa amin yung report na yan. Kayo na umaksyon, di ba? Natapat lang na hazard pay, barangay ang pinag-uusapan namin, nasa barangay kayo, matuto kayong gumalaw. Karex Cayanong sa Target on Air!